St. Dominic De Guzman Parish Church, Pormal nang idineklara bilang Minor Basilica. May live report si Russell Simorio. Russell. Joanne, naging makasaysayan ang ginanap na solemn declaration ng St. Dominic De Guzman para maging isang ganap na minor basilica. Ilang matataas na opisyal ng simbahang katolika ang dumalo sa solemn declaration. Ang mga deboto naman may kanya-kanyang hiling at panalangin ngayong isa ng ganap na minor basilica ang simbahan. Maagang dumating si Apostolic Nuncio Archbishop Charles John Brown sa St. Dominic De Guzman Parish sa San Carlos City, Pangasinan. Sinalubong siya ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Dumalo rin si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Pinangunahan nila ang solemn declaration ng St. Dominic De Guzman Parish para opisyal ng maging minor basilica. Ito ang pinakamataas na titulo na iginagawad ng Santo Papa sa isang simbahan. The word basilica comes from the Greek word basileia, which means kingdom. Being a basilica church is more than just elegant decorations or grand celebrations. Tampok sa solemn declaration ang ilang papal symbol, gaya ng ambraculum o ang papal umbrella. Ito ang nagsisilbing kapangyarihan at dignidad ng isang minor basilica at ang papal bell na pinatutunog tuwing binabasbasa ng ostya. Mayaman sa kasaysayan ng Minor Basilica of St. Dominic De Guzman, 1587, noong una itong ipatayo pero nasira ng sunog at lindol. Taong 1772, nang makumpleto ang konstruksyon ng simbahan sa ikatlo nitong lokasyon. History and devotion, the life of faith, ito yung mga considerations. Pero yung pinakamaganda talaga na pwede nating sabihin, yung history, it's the first Dominican church in this area. Dalawa rin sa mga Dominikong pari na nagsilbi sa simbahan ang naging santo. Ayon sa simbahang Katolika, ang pagdalo sa misa sa isang minor basilica ay katumbas na rin ng biyayang nakukuha mula sa Vatican. Hindi niya dalangin ko na sana mabuhay pa ako ng matagal at walang magkasakit sa mga anak ko. Salamat sa Minor Basilica. Diyan kasabay ng opisyal na deklarasyon sa Minor Basilica ang pagdagsa ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang bayan at probinsya noong Sabado pa lang yan at naging matatag at malakas umano ang kanilang pananampalataya sa Maykapal. Diyan ang Minor Basilica of St. Dominic ay may 1,400 na seating capacity at tuwing misa ay inaasahan na mas mapupuno na ang simbahan. Noong Sabado kung kailan ginanap yung solemn declaration ay talagang mahigpit na siguridad din yung ipinatupad ng PNP. Hindi lamang ng pulisya yung nagpatupad, lalo't kasama nila dyan ang BFP, ang CDRRMO at ang Public Order and Safety Office. Nagkaroon din ng medical team no, para umalalay sa mga deboto at nagpatupad ng traffic rerouting scheme. Pero sa mga oras na ito, balik na sa normal ang trapiko sa mga kakalsadahan dito nga sa San Carlos City. Diyan, alam mo, dalawa na ang Minor Basilica dito sa Pangasinan. Isa dyan, yung Minor Basilica sa Manawag at pangalawa, ito nga Minor Basilica dito sa San Carlos City. Kung dati tuwing Semana Santa o Holy Week, talagang ang dinadagsa ng mga deboto ang Minor Basilica sa Manawag. Pero dahil naging Minor Basilica na itong St. Dominic dito sa San Carlos City, tuwing Holy Week, inaasahan na mas dadami pa ang mga bibisita at dadalo sa misa. Kaya't hindi lamang yung loob ng simbahan yung mapupuno, kundi inaasahan na pati sa labas ay mapupuno din ito ng mga bisita. At kaya't talagang mahigpit din yung ipatutupad dito na seguridad. At Joanne, ayon sa pamunuan ng simbahan tuwing regular days mula Lunes hanggang Sabado, dalawang misa yung gaganapin. Alas 5 ng umaga at alas 7 naman ng gabi, habang tuwing Linggo naman, 7 na misa yung gaganapin dito sa simbahan. Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.